Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyaya at mapagpalang pagkakataon na naman po sa atin na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay sagot sa ating pong mga inquiry na paano nga po ba tayo gumagawa ng sermon or how to make a sermon. Paano tayo gumagawa ng ating pong humiliya para sa ituturo po natin sa ating pong mga nasasakupan. Ito po ay napakalaking tulong para sa atin na tayo po ay mayroong mga pamamaraan kung paano po ba tayo gumawa ng atin pong sermon. Napakahalagang pinaghahandaan, subalit kadalasan ang katanungan ay paano magsisimula o paano sisimula ng paggawa ng sermon. Well, lalo't kung wala po tayong mga references, wala po tayong mga resources, or sabihin na natin wala tayong mga seminary background, wala tayong mga theological study, talagang medyo mahirap nga naman po. Pero I hope itong video na ito ay makapagbigay po sa atin ng konting kaalaman na sa mga nagnanais na magturo at magbigay ng kanila pong mga sermon sa kanila pong nasasakupang gawain. Ano? Now, pag ikaw ay gagawa ng sermon, kailangan mo ng mga sumusunod. Dapat ito yung huwag mawawala. No? Napaka-importante na meron po tayong Biblia. No? Kalawa, kailangan meron kang notebook, kwaderno, yung pwede mong pagsulatan ng mga notes. Pangatlo, siyempre yung panulat, yung ballpen. Huwag kang mawawalan yan. And then, lastly, kailangan kahit papano meron tayong mga tinatawag na mga references, concordance, dictionary, or commentary. Optional naman po yun. Kung talagang wala, wala tayong magagawa. Anyway, so okay, simulan na natin. Paano gumawa ng sermon? Number one, kailangan meron kang tinatawag na Bible passage o yung tinatawag natin itong Bible text. Dapat meron kang text. Either ito po ay hinugot o kinuha mo sa New or Old Testament, sa Luma at sa Bagong Tipan. But you need to remember, dapat mong tatandaan dito na ang bawat aklat o every book ay meron po yung kinabibilangang genre or yung tinatawag po nating literature genre. No? Bakit kailangan maintindihan natin itong mga bagay nito? Sapagkat ang bawat aklat, gaya na sinabi ko kanina, na meron po itong kanya-kanyang literature, no? Yung literature na yan ay either kinuha po yan dun sa 5 books of Torah, yung 5 aklat, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which is ang genre po niyan ay batas, law, no? Kailangan po natin maintindihan yon. O ito po ba ay kinuha sa ito ba ay kinuha mo sa aklat ng mga history, kasaysayan, gaya ng aklat ng Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, and Nehemiah. Do, makikita po natin yan, mga historical books po yan. Ano? And then, pwede mo rin kunin either sa mga poetry, mga tula, gaya po ng Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomons. No? Yung mga aklat na yan ay kailangan maintindihan mo na ang genre po niyan ay, ang literature po niyan ay poetry po yan. So again, meron din tayong tinatawag na prophetic o yung sa prophecy. Yung prophecy ay nandyan po yung Book of Isaiah, nandyan po yung Book of Jeremiah, Book of Lamentation, and Ezekiel, and Daniel. So, kasama na po dyan ang Apocalypse o yung ating pong Revelation. So, napakahalaga, napaka-importante na alam natin yung literature, no? Meron din yan, either you get it from genealogy, no? Yung talaang kanan, dapat maintindihan natin bakit sinasalaysay yung mga talaang kanan na po yan. Or, ito po ba ay kinuha natin sa narrative, no? Ito po ba ay narrative? So, ang ibig sabihin, mga salaysay. Kung mapapansin natin, of course, yung gospel. Ano yan? Mga kwento, mga salaysay ng kanilang events, no? Ng kanilang mga ginawa, ng kanilang mga ministry. So, kailangan maintindihan po natin yung tinatawag na literary genre. So, yun naman po ay hindi pa naman tayo masyadong kailangan magpakalalim dyan.
Pero ang importante, naiintindihan natin kung saan aklat natin kinuha yung atin pong Bible passage, no? At mahalaga, makapili tayo ng isang text na magsaserve sa atin as Bible passage, mga kapatid. Kasi kung wala tayong Bible passage, wala tayong babalik-balikan na mensahe. Either tayo po ay lumipad ng napakataas pero nahirapan tayong lumanding. Ganyan ang nangyayari sa mga preaching, sa mga pagtuturo, no? Ang bilis na kalipad, no? Pero nung take off, ang bilis. Pero ang problema, nung sila ilalanding na, hindi nila mailanding ng maayos yung kanilang sermon. So yan ay malaking problema. Kaya kailangan alam natin kung saan tayo nagmula, no? Saan tayo kumuha ng ating Bible passage? Ano yung number one nating napaka-importante na meron tayo dapat? Meron tayong text, no? Okay, halimbawa, ang text na kinuha natin, kumuha lang po tayo ng single verse na usually, importante po na alam din natin yung context, no? Pag sinabing context, text, together. Yung con kasi, yan po ay together, no? Pag sinabing text together, pinagsama-samang text, kaya context. Kaya meron po tayong madalas na naririnig yung salitang ampalaya, con, itlog, no? Yung ampalaya na may kasamang itlog, yung text na pinagsama-sama, context, no? Text together. So sa madaling salita, mahalaga na alam din natin yung context, yung kabuuan ng kwento. Kasi pag hindi natin alam yung kabuuan ng kwento, ay pwedeng gumawa tayo ng sarili nating ideya. Hindi natin makuha dito yung ideya ng sumulat. What is in the mind of the writer? Yan po yung, nung ako po yung nag-aaral pa ng sa theology, nakita po namin kung gaano kahalaga yung what is in the mind of the writer. Yun po ang importante. Alam mo yung kahit pa paano, masagi mo man lang yung, kasi hindi mo man ma-perfect, hindi mo man ma-perfect yung nilalaman ng isip nung sumulat o yung purpose nung sumulat. At least makasagi ka man lang ng kaunti, no? Eh pasok na sa banga yun. Anyway, so importante sa ating mga tagapagturo na alam natin yung context. Kasi pag hindi natin alam yung context, might as well gagawa tayo ng mga sarili nating ideya. O sa madaling salita, tingnan din po natin yung context. So meron tayo ngayon text, no? Ang text po natin, yung very popular text ng John 3:16, no? Yung Juan kabanatang 3 talatang 16, very popular text in the Bible, no? Ang dami na pong gumamit niyan, ang dami na pong nagturo. At talaga nga namang nakaka-bless, iba-ibang presentation. Pero tinitingnan po natin kasi dito sa passage ng John chapter 3, verse 16, kung akong tatanungin ninyo, ano nga po ba yung nilalaman ng John 3:16 na yan, mga kapatid, pag binasa mo yan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa paggawa ng sermon, mga kapatid, ito po yung magiging batayan mo, no? Para ikaw ay hindi mawala sa iyong direction. So, kung meron ka na ngayong biblical passage o yung tinatawag nating Bible text, meron ka na nun, which is John 3:16, yung number 2 natin, kailangan alam mo yung main idea. O ang tawag ng iba rito ay preaching idea. No, hindi naman ito mahirap. Actually, hindi ito mahirap. Ito lang naman po yung buod ng talataan o yung kabuuan ng talataan, no? Gaya na sinasabi ko sa inyo kanina, yung context, no? Ano po ba yung main idea? Yung nilalaman, no? Ano ba yung nilalaman nitong passage nito? So, yun ang kailangan mong masagot diyan. So, kung ako tatanungin niyo, ang nilalaman ng passage na yan is yung pag-ibig ng Diyos, no? Napakaganda na maintindihan ng tao, ano nga ba yung pag-ibig ng Diyos? Although pag sinabing pag-ibig ng Diyos o pag-ibig, napaka-broad, no? Napaka-broad ng gustong iparating. Pero tingnan natin dito yung main idea o yung preaching idea na, which is para malaman po natin yung preaching idea na yan, kailangan alam mo yung buod, alam mo yung konteksto, alam mo yung pinag-uusapan.
So, ang main idea na nakikita po natin dyan ay yung pag-ibig ng Diyos, no? Pag-ibig ng Diyos. At number 3 natin, kailangan natin meron tayong tinatawag na functional question. Yung functional question po kasi, ito po yung isang paraan para ma-prepare po natin yung atin pong body of the sermon. Para ma-prepare natin yung katawan ng ating humilya na meron po tayong sinasagot na tanong. No? Pag sinabing functional question, ito po yung madalas nating naririnig na mga what, who, where, why, and how. Mga ganon, yung functional question na yan. No? Ito yung mga tanong na ano, paano, bakit, kailan, at saan. So, pag mayroon tayong mga ganyang katanungan, meron tayong i-concretize na truth, no? Kapag meron tayong ganitong functional question. So, this time, pipili po tayo ng pinakaakmang tanong, no? Sabi nga nung iba, yung pinakamalupit, yung bonggang-bonggang tanong na aakma sa iyong main point, no? Ano ba yung main point mo? Ano ba yung gusto mong paratingin sa mga tao? Sa iyong mga pinaghahayagan, no? Example, ano ba itong pag-ibig ng Diyos? No? Kung nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Na ang sasagot po yung text na atin pong kinuha, yung John 3:16. So yung pang-apat natin, nandito na po tayo sa tinatawag nating transitional statement. Yung pag sinabing transitional statement, ito po yung pinagsamang main idea plus the functional question. No? Main idea, ulitin ko, plus the functional question. Ang ginamit nating functional question ay yung tanong na ano, at yung atin pong main idea, pag-ibig ng Diyos. Ano ang pag-ibig ng Diyos? So, yun po ang ating bibigyan ng body. So, natapos na po tayo dun sa ating, meron tayong Bible passage o yung tinatawag natin biblical passage. Number 2 natin, meron na tayong main idea. Tapos meron tayong functional question, and then meron na rin po tayong transitional statement. Ngayon, kung meron na tayong transitional statement, ito po ay nagbababala o ito po ay naghuhudyat na tayo po ay papasok na sa tinatawag nating body of the sermon. Ito na po yung hinihintay natin madalas, no? Yung tinatawag nating sermon outline. So, gagawa na tayo ng ating sermon outline pagkatapos po nung apat na hakbang na nakita po natin. So, number 5 na po tayo, which is all about the sermon outline. Yung sermon outline, ito yung ikaw ay maghahanap na ng pinakamalupit na sagot dun sa tanong. Kanina, ang tanong natin, ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos? So, sagutin po natin yan sa pamamagitan ng ating Bible passage, which is yung number 1 po nating ingredients, no? Yung dapat meron po tayong Bible passage, no? Tapos, meron tayong tinatawag na main idea. Tapos meron tayong tinatawag na dapat meron tayong functional question. So yung functional question natin, nagtatanong ng ano, at ang main idea natin, pag-ibig ng Diyos, ano ang pag-ibig ng Diyos? Sagutin natin through the text that we have. Kung ano ba yung text na meron po tayo? Ano ba yung text meron tayo? Yung John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life." When I was young in the Lord, nung ako'y bata pa sa Panginoon, pag binabasa ko po yung John 3:16, yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ako po ay nagtataka kung bakit ang pag-ibig ng Diyos was centered, no? Doon sa salitaang sanlibutan, no? So, dapat nating maintindihan na ano nga po ba yung gustong iparating ng writer o ng what is in the mind of the writer nung sumulat. So, kapag ka nakita mo na po, nakahanap ka na ng pinakamalupit na sagot, gawin na po natin yung outline. So, kung ano nga po ba yung pag-ibig ng Diyos. Ang tawag po ng iba dyan, kapag ka ikaw ay gagawa ng halimbawa, 3-step outline o kaya 4-step outline o 5-step. Gagawin natin ngayon is only 3-step outline, yung mga mabilisan na ginagamit namin, no? Yung tinatawag po namin ditong 3-point sermon outline, yung 3-point sermon outline. Parang sa driving, ang tawag namin diyan ay 3-point turn. Ibig sabihin, sa tatlong turn makakaalis ka na. 3-point turn ang tawag po niyan.
So going back dun sa sermon outline po natin. Okay, gagawa ka na ng sermon outline. Meron ka ng introduction. At usually, ang introduction, maganda, ginagamit namin, dinadaan natin sa mga patanong, no? Tinatanong natin sila para yung mga katanungan nila na i-steer up, no? Another one, so pag ikaw ay pumasok na sa body ng yung outline o yung sermon outline mo, tingnan mo lang maigi, ano yung sinasabi ko kanina, yung pinakamalupit na sagot sa tanong na ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos, na ang sagot ay uhugutin natin dyan sa text ng John 3:16. Okay? Number one. So, gagawa na natin ng outline. Number one, ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Number one, for God so loved the world. The love of God is universal. Okay? Yung world, magbibigay sa'yo ng idea yon na yung pag-ibig ng Diyos is universal, pangkalahatan, no? Pangmalawakan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi, hindi namimili, maganda't maputi, may ngipin man o kayumanggi, malinis lang ang iyong budhi, no? Narinig ko lang yung kanta na yun. But anyway, ang point natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos pangkalahatan. Ano man ang kulay mo, ano man ang bansa mo, ano man ang iyong kahapon, ano man ang iyong ngayon, ano man ang iyong kasalanan, ano man ang iyong mga pagkukulang, ano man ang iyong balat, ano man ang iyong lahi, mahal ka ng Diyos. Number one yan. The love of God is universal. Yan po yung division number one ko. Number two. Division number two ko, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only Son. No? Number two division ko, the love of God is evidential. Ang pag-ibig ng Diyos ay may ebidensya. No? Yan ang magandang maintindihan natin, na ang pag-ibig ng Diyos ay merong ebidensya, merong patunay. At ang patunay ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak. Alam niyo po ba, na kapag kayan ay titingnan natin in the perspective of a clear mind, isipin mo na lang na hindi ibinigay ng Diyos ang iyong pangangailangan. Ibinigay ng Diyos yung resources, yung may-ari, yung pinagmumulan ng ating pangangailangan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin ng Diyos dahil dito pa lang, you can already stir up the hearts and the mind of the people na ang Panginoon, hindi naman po talaga siya nagpabaya sa ating mga pangangailangan. Bagkos, ibinigay niya nga sa atin yung may-ari ng pangangailangan. More than heaven and more than the earth. More than anything in this world. Ang binigay niya bilang katunayan, bilang ebidensya, ay walang iba kundi ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak, si Kristo. So, yan po yung division number two, no? Kanina yung division number one natin is universal. Imagine niyo na lang po, parang nag-division tayo. Universal, ang the love of God is universal. Number two, the love of God is evidential. And number three, sabi doon, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Subalit ang sino mang sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung number three, sermon outline body natin ay the love of God is eternal. Ulitin ko ha, yung tatlong yon, the love of God is universal. Madaling tandaan eh. The love of God is universal. Number two, the love of God is evidential. Number three, the love of God is eternal. No? Na-concretize mo yung isang verse na kung saan ang pag-ibig ng Diyos, yung tinatanong mo, ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, una, pangkalahatan, universal. Number two, mayroong ebidensya. Number three, pang walang hanggan, hindi lang pang lupa, no? Kundi hanggang sa buhay na walang hanggan, ihahatid tayo ng pag-ibig ng Diyos. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Hindi temporal ang Diyos magmahal, kundi pang-eternal, pang-walang hanggan. Siya ang merong pag-ibig na forever. Kung naghahanap ka ng forever, si Lord yan, no? Kaya napakaganda maintindihan natin. And then, kapag gagawa ka ng konklusyon, hamunin mo sila, no? To take action. Paano ba natin mararanasan yung pag-ibig na yan ng Panginoon? Kasi maraming nagsasabi na, "But hindi ko maranasan yung pag-ibig ng Diyos," no? Parang maraming nagtatanong, namamangha, kasi hindi lang nila lubusang nakikita at naunawaan, ano nga ba talaga yung pag-ibig ng Diyos? Well,
gamitin mo yung sinabi doon na whosoever believes, no? Kailangan mong may partisipasyon ka diyan. At ang partisipasyon mo, of course, kailangan mong manalig, no? Ang sino mang sumampalataya, ang sino mang manalig sa Panginoong Hesus, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan po, nakagawa na po tayo ng ating sermon na kagigiliwan po yan ng ating pong mga tagapakinig as our introduction sa kanila. So anyway, maraming salamat. I hope na pagpala po kayo ng video na ito. At hinihiling ko lang naman po yung inyo pong like at saka inyo pong kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo para sa mga susunod pa nating mga video muli. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng dakilang Diyos. Amen. Kuya Bong.